Naranasan mo na bang ma-inlove sa isang taong hindi mo inakalang magugustuhan mo? Sa taong pinaka-aayaw-ayaw mo pa? O sa isang taong nakikita mo na pero hindi mo alam na siya na pala ang para sa'yo at kayo na pala ang tinadhana para mabuo ang pagkatao mo? Sometimes you fall in love with the most unexpected person at the most unexpected time. Ako si Viana Mendoza. Nakakatawa. Pero aaminin ko, I fell in love with someone I never expected to fall for. Yun ay dahil sa kabaliwan ko sa ex kong si Mateo. Ayaw na ayaw ko siyang mawala sa akin kahit pa nga siyang nang iwan sa akin at sumuko sa relasyon namin. Hanggang isang araw, nakarating ako sa isang hasyenda na pagmamay-ari ng mga Aquiles. Hindi ko naman in-expect o pinlano na makilala ang tito ni Mateo na si Marco Aquiles. Sobrang gwapo nito pero sobra din sa pagka-arugante. At mukhang dahil sa kanya, hindi ako pwedeng magtagal sa lugar na yon. Kaya ang problema ko ngayon, paano na ang plano kong mabihag muli ang puso ng ex ko? Gagawin ko naman ang lahat sa ngalan ng pag-ibig, ha? Hindi ako pwedeng umalis because I'm pregnant. Ito na lang ang natitira kong alas para hindi ako palisin ni Marco. Sinabi ko sa kanyang buntis ako. Alam kong mali ang pagsisinungaling ko. At dahil sa ginawa kong yun, hindi ko naman namalayan na nahuhulog na pala ang loob ko kay Marco sa tito ng ex ko. Ngayon ay pinag-iisipan ko paano ko itutuwid ang maling nagawa ko nang hindi magagalit sa akin si Marco. Hello mga ka-MV! Isa na namang kwentong pag-ibig ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay may isang aral o inspirasyon na manatili sa inyong mga puso. Ito ay pinamagatang Unexpected Love. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Isang araw ay nakatanggap ng sulat si Viana mula sa kanyang boyfriend, kay Mateo. Hello Viana. Sa ngayon, habang binabasa mo to, siguro nakaalis na ako papuntang Cebu. I'm really sorry. Kalimutan mo na lang ako. Makakakita ka ng lalaking para sa'yo at nararapat para sa'yo. Paalam, Mateo. Naningkit ang mga mata ni Viana, sabay kinuyumos ang sulat. Tatakasan mo ko? Hindi mo magagawa sa akin to, Mateo. Alam kong ikaw ang lalaking para sa akin. Hindi na nag-isip na nag-ampaka siya ng gamit. Susundan kita kahit saan ka magpunta. At seryoso siya sa kanyang sinabi. Hindi siya impulsive mag-isip. Hindi pwede to, ate. Nag-aalala lang sabi ng maid nilang si Minda nang bumaba siyang may bitbit na maleta. Baka sa isang araw lang ay dumating na galing States ang mami at daddy mo. Ano naman ang sasabihin ko sa kanila pag hinahanap ka? Sabihin mong nagbakasyon ako sa Cebu, sa bahay ng friend ko, yun lang. Pero ate, hindi na niya pinansin ang makulit na maid. May pera pa siya at alam niya kung saan sa Cebu nakatira si Mateo. Nakasulat yun sa address book niya. Pero hindi pa siya nakakaapak sa lugar nito sa Cebu. Akala mo matatakasan mo ko? Bulong niya habang sakay ng taxi patungo sa airport. You're wrong. Baka nakakalimutan mong ako si Miss Adventurous. Kayang-kaya kong pumunta kahit saan, kahit sa dulo pa yun ng mundo. Nakarating nga siya sa Cebu ng araw ding yun. Ready na siya ng lakwatsa. Pwede na nga siyang maging hunter ng mga nawawalang tao dahil mahusay siyang maghanap. Madali naman niyang nahanap ang bahay ni Mateo. Pinapasok siya ng isang katulong at pinaupo sa garden set sa malawak na likuran ng malaking bahay ni Mateo. Dinulutan siya ng maid ng juice. Pagkatapos ay tinawagan nito ang amo. Hayop na Mateo yun? Bulong niya habang naghihintay. Pagkatapos akong paibigin, basta na lang akong iniwan. Akala yata niya katulad ako ng ibang naging babae niya na basta iniwan, hindi na nagkahabol. Dinukot niya mula sa bag ang litrato ni Mateo Aquiles. Guwapo ito, matangkad at maputi. Ilan lamang ang mga yon sa magagandang katangian nito, kung kaya habol nito ng babae at tinaguri ang playboy. Kaya pati ako baliw na baliw sa'yo. Bulong niya bago itinago muli ang litrato sa bag. Pagkatapos ay isang maliit na kaheta naman ang dinukot niya.
Isang diamond ring ang laman nun. Isang pagkaganda-ganda at pagkakinang-kinang na diamond ring. Nung binigay mo sa akin ang singsing na to, akala ko noon seryoso ka talaga sa akin. Bulong pa rin niya. Napakaganda ng singsing. Antigo yun at halatang mamahalin. Kinaiinggitan siya ng mga kaibigan niya nang ipakita niya sa mga ito ang singsing na yon. Nakakasilaw ang kislap ng diamante nun. It was a perfect engagement ring. Tumayo siya at iginala ang kanyang tingin. In fairness, hindi siya mayabang. Hindi naman niya sinabi na super laki pala nitong house nila sa Cebu. May hasyenda pa sila. She eyed the large, handsome, two-story structure with an expert's eye. Mayaman palang loko. Bulong niya. Sa gilid ng bahay siya pinadaan ng maid kanina at tuloy-tuloy sila sa likurang garden. Napangiti siya habang pilit inaabot ng tanaw ang dulo ng malawak na lupain. Okay lang kahit dito ako tumira pagkatapos ng kasal namin. Okay lang kahit magkalkal ako ng lupa at magbilad sa araw. What matter most is I'm with him and he's with me. Magiging masikip ang palace na to pag marami na kaming babies. Babies? Sabi ng isang tinig ng lalaki mula sa likuran niya. She turned around to face him. Hi po, listong bati niya sa lalaki. He was tall and gorgeous. Mukhang formal at matured. You must be Mateo's dad? Napakunot noo ito. Ganun na ba ako katanda sa tingin mo? Tanong nito. Ay! She clapped her hand over her mouth. My name is Marco Aquiles. I'm Mateo's uncle. Oh, she nodded. Sorry po. Ang sabi ng maid, office mate mo raw si Mateo. Iminwestaran nito ang upuan. Nang maupo siya ay saka lamang ito naupo sa katapat na silya. Opo. Sagot niya at walang kemeng kinain ang sandwich na dinala ng maid kanina. Kaya lang po wala pang 6 months, nag-resign agad si Mateo. He once told me that he never stays in one company longer than 6 months. He easily gets bored. Kaya lang po may problema siyang iniwan sa company na nilayasan niya. And what is that? Me. She smiled. Habang umunguya ng pagkain, ay nagpaliwanag siya. First of all, I'd like to introduce myself. I'm Viana Mendoza, 23 years old, single, crazy in love with your nephew. Nangunot ang noon nito. Mukhang unang kita pa lang nito sa kanya ay turn off na. Hindi niya itinago ang pagsuyod niya ng tingin dito. Okay lang ang tindig at forma nito. Medyo seryoso, pero hindi conservative ang itsura. He wore a striped blue polo shirt and a pair of denim jeans. Natural ang buhok, pero nakasuklay naman ng maayos. May hawig ito kay Mateo. Mapagkakamalang mag-ama ang mga ito. Maganda sana ang mga mata nito, pero nakatago ang mga yon sa eyeglasses. Siguro ay mas bata ito ng 35, dahil nagpapamature ng itsura ang salamin sa mga mata. You can call me Viana, she went on. That's what my friends call me, except for Mateo of course, who calls me Cupcake. Lumawak palalo ang pagkakangiti niya. Are you telling me that you are Mateo's girlfriend? Nangunot muli ang noon nito. His black hair danced in the breeze. It only added to the dangerous appeal of his robe-boned face. Yes, diretsyong sagot niya. 3 months pa lang kami steady. 4 months lang naman kasi siyang nagstay sa company. Now, he's nowhere to be found. But I guess, this is not a small world after all. I'm sure nandito si Mateo. He's not here. Napatigil siya sa pagkain at napamata rito. Hindi lang ikaw ang babaeng nakarating dito para habulin si Mateo. Kaya hindi na ako nagtaka nang sabihin mong basta na lamang siyang nawala sa kumpanya niyo. Mateo is my eldest brother's only son. Nawala sa aksidente ang parents niya when he was 12. Since then, ako at ang kapatid kong babae na ang nag-alaga sa kanya. Hindi ko alam kung saan kami nagkamali, but Mateo grew up differently from what we expected him to be. Mabarkada, brat, lousy, irresponsible, playboy. As far as I know, he doesn't get himself to involve in a relationship. I don't even think he can handle relationships. Hindi alam ni Mateo kung anong gusto niya sa buhay, kung paano siya magsawa sa trabaho, ganun din siya magsawa sa babae. I don't think darating ang araw na magseseryoso siya sa kahit na anong bagay, but we're hoping he will. Kaya sa kaso mo, I know it's only a fling for Mateo.
Sana hindi mo na pinagod ang sarili mo at sinayang ang panahon mo sa pagpunta rito. The fact na hindi nagpaalam si Mateo sa'yo, ni hindi niya sinabi kung saan siya pupunta, it was a proof that he never took you seriously. Napanganga pa rin siya, hindi makapagsalita. So I suggest you to go home, Miss Mendoza. Ikinurap niya ang kanyang mga mata at pinagana ang kanyang isip. Hindi siya makakapayag na basta na lamang mauwi sa wala ang pag-ibig at panahon na iniukol niya para kay Mateo. She didn't even think of Mateo's negative traits. Wala siyang pakialam kahit na gaano pa ka-irresponsable ang lalaking natutuhan niyang mahalin. She was ready to die for him, and she would die for him. I can't, sa wakas ay sabi niya. And why not? Nangunat muli ang noo ni Marco. Baka hinahanap ka na ng parents mo. I can't because... Malikot ang mga mata niya habang nag-iisip ng magandang dahilan. Para hayaan siya ng lalaking ito na manatili roon ng ilang araw hanggang makilala niya ng lubusan si Mateo at magpakita ito sa kanya. Because sa itsura ay atat na itong marinig ang karugtong ng kanyang sasabihin. Because I'm 2 months pregnant. Si Marco Aquiles naman ang napanganga. Kagat-kagat ni Viana ang dulo ng mahabang kuko habang nakataas kilay na nakamasid sa kanya ang magkapatid na si Marco at Ales. Mukhang tensyonado si Marco. Paroon at parito ito sa maluwang na sala at pilit kinokontak sa cellphone si Mateo. Nakikisabay naman sa pagpaparoon at pagpaparito ang kanyang isang kapatid pang si Ales. Kakainis! His phone is out of coverage area. Inis na sabi ni Marco kapag kuwan. Keep on trying! Sabi ni Tales na naipakilala na ni Marco sa kanya kanina. Baka naman wala lang signal sa lugar kung saan siya naroroon ngayon. He can do everything but get a woman pregnant. Hindi na siya nag-isip. Lalong nadagdagan ang gusot sa noo ni Marco. She found him cute even when he was mad. Noon din lang niya napansin na may mga dimples ito. Hindi pa nagkwento si Mateo tungkol sa pamilya nito, kaya wala siya ni isa mang kakilala sa mga kamag-anak nito. Mula kay Tales ay nalaman niyang bunso si Marco sa 3 magkakapatid, single at ito na ang namamahala sa Hacienda Aquiles sa Cebu. Saka mo na siyang sermonan kapag nandito na siya. Please, Marco, huwag mo naman siyang sermonan pag nakontak mo siya ngayon sa telepono. Baka kung ano ang magawa ng bata. Halata sa mukha ni Tales na nag-aalala ito. Donya na donya ang itsura ni Tales. Nagkikislapan ang mga alahas sa katawan nito at makapal ang make-up. Itim na itim din ang buhok nito. Halatang madalas magpatina. Mukhang mabait ito. Bata? Bahagyang tumaas ang boses ni Marco na patuloy pa rin sa pagparoon at pagparito. Ganon din si Tales. Nahihilo na siya sa kamamasid sa mga ito. Mateo's grown up, Ate Tales. Kaya lumalaki ang ulo nun dahil parati mo kinukonsinte. Isipin mo na lang na wala ng parents si Mateo. Intindihin mo naman ang bata. Alam mo kung bakit siya nagkaroon ng emotional problem. Paliwanag ni Tales. He's making everyone around him crazy. Sumuliyap ito sa kanya. Paano na ngayon yan? Sa tingin mo magpapakita pa si Mateo pagkatapos niyang mambuntis? What we are going to do to her and to her child? Napatingin na rin si Tales sa kanya, saka napakindat. Sabi ka ko sa bata. Napangiting sabi nito. Gustong gusto kong mag-alaga ng bata. Well, I'm not. Sagot ni Marco. Hindi mo alam kung gaano kalaking problema ang dinala ni Mateo sa atin. Kaya lang parang madali sa iyo ang lahat dahil 53 years old ka na. Old maid at sabik magkaanak. Natigilan si Tales. Did you mean to offend me? Nakangiwing tanong nito. I'm sorry. I'm so sorry, ate. Napatutop sa noon nito si Marco. Kahit kailan sakit ng ulo talaga yung si Mateo. I don't know what to do with him. Lahat naman ibinibigay natin sa kanya. We've been like his parents. Wala talagang plano magpakatino ng lalaking yun. Pinuturuan natin siyang pangasiwa ng hasyenda. Pero anong ginawa niya? Basta na lang tayong nilayasan pagkatapos niyang ibenta ang kapirasong lupang ibinigay sa kanya? At
Pagkatapos niyang waldas sinang pera, mas ginusto pa niyang magtrabaho sa kung saan saang kumpanya sa Manila. Irresponsable talaga yung pamangkin mo. Pamangkin natin. Pagwawasto ni Tales. Ah, whatever. Napailing siya. Nahihilo na talaga siya sa ginagawa ng magkapatid. Minabuti niyang magtungo muna sa patio at magsindi ng sigarilyo. Tumanaw siya sa malayo habang bumubuga ng usok. Ang lawak talaga ng hasyenda. Parang ang sarap-sarap mga bayaron kung sana ay marunong siya. Parang ang sarap ding magpa-party sa malawak na loob ng bahay. What are you doing? Tanong ni Marco sa kanya na namalayan na lang niyang nasa likuran na niya. Nilingon niya ito. What? Nagtatakang tanong niya. What's that? Itinuro nito ang hawak niyang sigarilyo. Hindi ba obvious na sigaret? Muntik pang tumama sa mukha nito ang huling usok na ibinuga niya. Baka nakakalimutan mong buntis ka. Saad nito, lalong nagusot ang noo. Oo nga naman, iha. Sabad naman ni Tales. Bawal sa mga nagdadalang tao ang paninigarilyo. Hindi ako mabubuhay nang walang. Hindi na niya natapos ang sinasabi nang basta na lang hablutin ni Marco mula sa kamay niya ang sigarilyo at inilagay sa ashtray. Napanganga na lang siya sa ginawa nito. Dapat mong pangalagaan ang nasa sinapupunan mo, iha. May ngiti sa mga labing saad ni Tales. Alalahanin mong isang Achilles yan. Sasamahan kita sa doktor namin. Kailangan malaman mo kung ano pa ang dapat at hindi dapat gawin habang buntis ka. No cigarette, no alcohol, but more healthy foods and vitamins. Don't worry, I'll help you. By the way, alam ba ng parents mo na nandito ka? They're in States, sagot niya. Ayoko muna sanang ipaalam sa kanilang kondisyon ko habang hindi pa maayos ang lahat sa amin ni Mateo. Well, you can stay here as long as you want. Lalong lumawak ang pagkakangiting saad ni Tales. Ako mag-aalaga sa iyo at sa bata. I'm sure hindi makakatiis si Mateo. Basta na lamang susulpot yun dito. Napaawang ang bibig niya. Ngayon ay parang gusto na niyang pagsisihan ang pagpapanggap na buntis para lang makita at makasama si Mateo. Pero hindi. Gusto talaga niya si Mateo. Siguro ay pag-ibig na nga ang tawag doon. Ganun pa man, ayaw muna niyang pakasiguro. Napansin niyang nakatingin pa rin si Marco sa kanya. Naisip niya na siguro ay nagagandahan ito sa kanya o baka nasusungitan. Well, sa itsura nito, sa tingin niya ay mas gusto nito ang simpleng babae. Hindi katulad niyang bukod sa may highlights ang hanggang balikat na buhok ay maiksi pa at revealing ang suot. Maganda siya at mahilig mag-makeup. Fan din siya ng mga kikay accessories. Siguro ang tingin ni Marco sa kanya ay Christmas tree dahil sa suot at palamuti niya sa katawan. Ah, hindi siya aalis ng Hacienda Achilles nang hindi niya nakikita si Mateo. Sasamahan ka namin sa inyo. Maya-maya ay sabi ni Marco, we're going to talk to your parents about your unexpected pregnancy. Baka sakaling maayos pa ito nang hindi kailangan magpakasal kayo ni Mateo. Napanganga siya sa masungit na lalaki. Marco! Nakapamaywang na saad naman ni Tales sa kapatid. Didn't you hear what Viana said a while ago? Nasa States ang parents niya. Hindi niya pwedeng sabihin sa mga magulang niya ang kalagayan niya hanggat hindi maayos ang lahat sa kanila ni Mateo. Matalino ka namang tao pero bakit ngayon ay parang ang hirap-hirap mong umintindi? Ate! Napailing si Marco. Viana is going to stay here. Hanggang sa bumalik si Mateo at mapag-usapan natin kung ano ang gagawin natin sa kanila. You understand? Fine! Pasinghal na sagot ni Marco. Saka lamang sumilay ang ngiti sa mga labi niya. Doble ng silid ni Viana ang laki ng guest room na ibinigay ni Tales sa kanya. Air-conditioned yon at may jacuzzi pa, kumpleto sa gamit. Kasama na ang mga imported perfumes. May kaya naman ang pamilya niya, pero hindi sila kasing yaman ng mga Achilles. Sa katunayan, feeling rich lamang naman sila, lalong-lalo na ang mami niyang nanggaling sa hirap. Minsan sineswerte sa negosyo. Naisipan ng parents niya na mag-travel around the world. Her parents wanted to live life to the fullest. Tutal matatanda na naman daw ang mga ito. Kung sa bagay, hindi naman nagkulang sa kanya-kanyang mga magulang. Siya lang itong paisi-isi sa buhay kaya wala pa siyang nararating. Muntik na siyang mapabalikwas ng bangon nang biglang tumunog ang intercom. Ma'am, kakain na raw po, sabi ng maid.
Lahat ng tao roon ay naipakilala na ni Tales sa kanya. Pinindot niya ang talk button. Bababa na ako, sagot niya. Napapakanta na lang siya sa sobrang saya habang inaayos ang sarili. Mukha kasing mas magiging masarap ang buhay niya sa malaking bahay ng mga Aquiles kaysa sa kanila. Tiyak mabubuking siya kapag dumating si Mateo. At sabihin nito sa tito at tiya nito na wala namang nangyayari sa kanila. Pero saka na niya yun po problemahin. Ang mahalaga ay nag-i-enjoy pa siya sa bagong adventure niya. Para siyang prinsesang mabagal na bumaba sa carpeted at pasikot-sikot na hagdan. Karamihan sa mga kagamitan ng bahay ay antique. Kapag may bahay na siya ni Mateo, hihilingin niyang doon tumira at ipare-redesign niya ng moderno ang lahat ng parte ng bahay na yon. Hindi na baling mainis sa kanya ang supladong uncle ni Mateo. Napag-isip-isip niya kaninang tama lang ang naging desisyon niyang pumunta roon. Kung walang plano si Mateo na seryosohin siya, yun ay pagkakataon na niya para mapaibig ito. Sana lang ay dumating na ito. Nako iha, I prepared a delicious meal for you. Sabi ni Tales pagbungad niya sa dining room. Maganda rin ang lahat ng ito, para sa ipinagbubuntis mo. Dagdag pa nito. Come on, join us! Nang matapunan niya ng tingin ang formal na si Marco, ay nag-alangan siya sa pag-upo. Ngayon pa lang ay alam na niyang ibang-iba si Marco kay Mateo. Cool na tao si Mateo, samantalang seryoso naman ang uncle nito. Napatitig siya sa mga labi ni Marco nang makaupo siya, lalo kasing namula ang mga iyon nang mabahira ng sarasa. Humahanga siya sa mga lalaking natural na mapula ang mga labi. Come on, eat! Anyaya ni Tales. Saka lamang niya nagawang hawakan ang mga kubyertos. Tatlo lang silang kakain pero ilang putahe ang nakahanda sa mesa na para bang may fiesta. Feel at home, okay? Sabi muli ni Tales. Mas maganda sana kung makakausap namin ang parents mo para maayos na natin ang lahat. Baka kasi magalit sila kapag nagtagal pa ito. Naku, huwag po niyo yung alalahanin. Sabi niya. Walang mahalaga sa parents ko kundi ang magbiyahe sa iba't ibang bansa. Pero tatawagan ko rin naman po sila one of these days. Ang gusto ko lang talaga ay dumating na si Mateo para maayos namin ang problema. Kinuha niya ang basong may tubig at uminom. Nakakakonsensya ang ginawa niyang pagsisinungaling. Ngayon niya lang naisip na magagawa niya ang lahat ng dahil sa kabaliwan niya sa isang lalaki. O talaga lang na kahit saang bagay ay padalos-dalos siya at hindi muna nag-iisip. Emotionally immature kumbaga. Basta ginusto niya ay gagawin niya. Nakakasiguro ka bang si Mateo ang ama ng dinadala mo? Formal na tanong ni Marco. Muntik na siyang mabulunan sa tanong nito. Marco naman! Saad ni Tales sa kapatid. Like I've said, hindi madaling problema to, okay? Saglit na tumigil sa pagkain si Marco at tumingin sa kanya. Gusto kong makasiguro. Karamihan sa mga kabataan ngayon, irresponsibleng mag-isip. Pero hindi na bata si Viana. Pagtatanggol pa rin ni Tales sa kanya. How old are you again, iha? 23 po. Sagot niya. See, 2 years lang ang tanda ni Mateo sa kanya. Sabi ni Tales sa pagitan ng pagnguya. At irresponsible pang mag-isip si Mateo sa edad niya. Giit pa rin ni Marco sabay sulyap muli sa kanya. Baka naman nagkakamali ka lang. Baka naman hindi si Mateo ang... Well, iisa lang ang masasabi ko. Putol niya sa sinasabi ni Marco. Wala akong naging ibang boyfriend kundi si Mateo at sa kanya lang ako nabaliw ng ganito. Totoo naman ang kanyang sinabi. Marami siyang naging crushes. Pero kay Mateo lang siya nagka-interes ng husto. Hindi niya alam kung yun ay dahil misteryoso ang dating ni Mateo o dahil saksakan lang ito na gandang lalaki. Mateo never said anything about his family and that made him more mysterious and interesting. Adventurous kasi siyang tao, kaya sa pagnanais na makilala ng husto si Mateo, natagpuan na lamang niya ang sariling nahuhulog ang loob dito. She just woke up one day dreaming about Mateo. Kahit ano namang pagpapapansin niya ay hindi pa rin makita-kita ni Mateo ang beauty niya. She started courting him by giving him flowers. Nang tampulan sila ng tuksa sa opisina, kung ano ang dahilan ni Mateo ay niligawan siya nito, ay hindi niya alam. Siguro ay nakisakay lang ito sa mga tudyo ng office mates nila. O baka napagtanto nitong maganda naman pala siya. Siguro ay gustong subukang magkaroon ng girlfriend.
Ang daming speculations, pero iisa lang ang malinaw sa kanya. Hindi siya minahal ni Mateo. Pinukol siya ni Marco ng nagdududang tingin. Para bang sinasabi ng mga mata nito na hindi siya one-man woman. Bigla namang dumating si Lily, ang maid na mahilig magtirintas ang buhok. Sir, telepono po. Sabi nito at iniabot kay Marco ang cordless phone. Si Sir Mateo po. Pakiramdam niya ay bumara sa lalamunan niya ang isinubo niyang karne. Muntik na niyang mahablot mula sa kamay ni Marco ang telepono. Paano kung sabihin ni Mateo ang katotohanan na wala namang namagitan sa kanila? Ano kaya ang magiging reaksyon ni Natales at Marco? Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na mangyayari. Maraming salamat po.